Hello guys, good afternoon guys. So, welcome back to my YouTube channel, Milia Maria ng Kuwait. Hello guys, kamusta kayong lahat dyan sa Pinas? Lalong-lalo na ang aking mga taga-subaybay dyan sa aking channel, Milia Maria ng Kuwait. Kumusta ko yung lahat? So, ngayon ay tanghali na naman dito at ako ay gumawa ng pagkain sa pananghalian. At ngayon ay ito, ulam at kanin, i-arrange na natin dito sa lalagyan. So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano i-arrange ang pagkain bago i-bigay sa o i-hapag sa hapagkainan. Ayan guys, so, ngayon, unahin natin ilagay ang kanin dahil ang kanin ay ihahalo natin sa ulam. Ayan ang ulam guys, kambing. Ayan. Nilaga ko lang ang kambing guys at natapos nilaga ko sa sibuyas at bawang, black pepper at ayan, mantika, ginisa at binoboiled. At ito na nga guys, pagkatapos i-boiled ay pinirito ko. So ayan na ang kinalabasan. So ngayon, ang mga tao dito guys ay pag kumakain ay halo sa isang lalagyan ang kanin at ulam. So ngayon, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko ilagay sa lalagyan ang kanin at ulam. Yes guys, so ayan. So unang-una, ang kanin na may kulay ang ating ilagay sa, ayan, una sa lalagyan natin. So ayan guys, ha? So ayan. Ito ang kanin dito guys na may kulay dilaw dahil ang nilagyan natin ng turmeric powder. Yes. So ayan. Na mainit-init pa guys ang ating kanin at ulam. Yes. So ganyan lang guys ang pag-arrange. Kasi dito guys pinaghahalo na ang ulam at kanin sa isang lalagyan. So, ito ay masarap guys na pagkain dahil ito ay karning kambing. So, ito ang tinatawag dito guys na makbos laham or makbos kambing. So, ayan. Marami pa tayong ilalagay dito ng mga dekorasyon guys para masarap tingnan at masarap kainin. Para matakam-takam ang kakain sa pagkain na ito. So, sa mga OFW dyan, manood na para alam nyo kung paano i-arrange ang makbos laham sa isang lalagyan. So, ayan. Hindi pa yan tapos, guys. So, lagyan natin ng decoration, guys, para masarap sa paningin at sa kakain ng ating makbos laham. So, ayan. So, ang isusunod natin, guys, ay itong cinnamon stick. Ilagay natin dito para decor. Ayan, para may decoration. So, hindi pa yan, guys. Ayan, ayan na. So, ngayon, ang isusunod natin ay ang cashew nuts. Ayan, guys. Ito ay ginisang sibuyas at nilagyan ng itong beans na to. Yes, guys. Lentil, kung tawagin. So, ngayon, guys, ay ilagay natin sa ibabaw ng kanin. Ayan. Para dekorasyon at masarap kainin sa kakain. Ayan. Kasi dito, guys, hindi basta-basta ilagay lang sa isang lalagyan ang pagkain nila. Kailangan may decoration. Ayaw nila ng walang decoration, guys. So, ayan. Ayan. So, ito, guys. Pakita ko sa inyo. So, ayan. So, medyo maganda na tingnan, guys. At, lalong kaganda to, guys, pag ang karning kambing ay ilalagay na natin sa ibabaw. Okay? So, ayan. Ayusin natin. Ayusin muna natin, guys. Ayan. Ganyan mag-prepare ng makbus laham.
So ito guys, ang hawakan lang natin dahil malinis naman, dahil meron tayong guantes. Ayan. So i-arrange natin yan ng paganyan. So ayan guys. So dito, hindi basta-basta lang na mag ilagay natin sa kapagkainan ang pagkain. Marami pang decoration ang gagawin. At alam yan ng mga tagaluto, ng mga OFW. So, ayan. So, ayan na guys. Kaya, hindi basta-basta ang nasa kusina na tagaluto. Dahil, kailangan mo pakinggan ang utos ng inyong employer kung paano mag-prepare ng pagkain. So, ayan na. Oh, di ba guys? Ayan. So, ganyan guys ang pang-prepare ng pagkain dito, mga ka-OFW ko dyan. Para pag kayo ay pupunta dito sa bansang Middle East, ayan na. So, ganyan ha, ang pag-arrange ng makbus laham o makbus kambing. Ayan. So, yan ngayon guys ang aking ginawa sa pananghalian. Ang makbus laham. So, at meron pa guys na isang putahi akong ginawa ay ang warakanab. So, ito ngayon ang warakanab guys. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. So, pero mamaya ko pa yan i-arrange guys pag mainit-init bago kakain ang aking mga alaga. So ngayon, ito muna ang aking ginawa. So, ganyan lang ang arrangements, guys. So, napakasarap. At, napakasarap tingnan at masarap kainin. So, thank you for watching and bye-bye.